Ako po si Richard Nerona, kasalukuyan pong nagtatrabaho sa Office of the Solicitor General bilang Legal Secretary. Annalisa Roque, Product Manager sa isang cable service provider. Ako si Gilbert Ramos, nasa online business po kami at meron po kaming e-commerce platform. Ma'am Leslie po ang tawag sa akin ng aking mga mag-aaral. 10 taon na po akong nagtuturo bilang public school teacher dito po sa Dalig National High School. Odessa Vergara, nasa sales po kami ng food supplements. Ako po si Edwin Leyva. Ang trabaho ko po ay magtitinda sa palengke. Tawag sa akin po sa lugar namin, Gladys. Yun ang tawag sa akin na aking makibigan at aking makilala dito sa Sitio San Lorenzo Ruiz, Barangay San Roque, Antipolo City po. Jasper Van Pinoliar, 4th-year nursing student. Dati no, na licensed missionary po ako sa Apostolic Church of Christ Fundamental Pentecost Incorporated po. Nangangaral din po ako ng mabuting balita, particular sa doktrina ng aking kinaaniban. Ako po'y pinanganak na isang Katoliko. Ang nanay ko ay mother butler, ang daddy ko ay lay minister. After college po, nag-try po akong pumunta sa mga born again hanggang sa meron pong nag-introduce sa akin ng andating daan. So nakinig po ako. Hanggang sa naka-ani po ako, nabautismahan po ako bilang ang dating daan. Naging Katolik po. Linggo-linggo po kami nagmimisa ng pamilya ko. At lumipat po ako ng born again Christian kasi nagustuhan ko yung mga kantahan, ganun. Ang tatay ko po is Katoliko. Lehitimong Katoliko po sila. Ang nanay ko po is born again. Every linggo po, meron kaming mga worship. Ako po ay dating Katoliko. Pinanganak po akong isang Katoliko. Dati po akong Katoliko. Choir member po ako. Noong high school po ako ay naging KLM members po ako. Kagawad, yung Kilusan Alagad ni Maria. After po ng high school, naging seminarista po. Malaya po nakakasimba kung kailan lang gusto. Kasama po ako sa mga nagkukumunyon, kasama po ako sa nagkukumpisal sa pari. Madalas na nagsisimba tuwing Miyerkules yan sa Baklaran. Noong time na ako ay nagsisimba, ang questionable ko lang sa sarili ko, bakit doon sila nagkukwentuhan sa loob? Bakit walang katahimikan na hindi po ko nagkakaroon ng peace of mind? Once po na nandun ka na sa relihiyon na yun, ay tiyak na ligtas ka na. Ayon sa pagtuturo na paniniwala namin, na relihiyon namin kinaiban, yun lamang doon ang kaligtasan po. Hindi ko po naisip na magpalit po ng relihiyon. Dati po, ang pagkakaalam namin ay mga anti-social ang iglesia. Mga iglesia ni Kristo na may sarili silang mundo. Na every time po may mga event sa school namin, hindi sila umaattend sa mga Christmas, so pinagtatawanan namin. Sabi ko nga, ano ba tong reliyon na to? Ang tulis-tulis. Ano to? Iglesia ng mga tulisan. Isa po talaga sa nanguusig sa iglesia. Tinasabihan ko po sila na habuluyan lang habol dyan. Tawag po nila doon na iglesia kasi ni Manalo, ang iglesia ni Kristo. Ang alam ko lang, nasabi nila sa iba paninira na mayroong 10% na permanente sa bawat pagsamba. Bawal kumain ng dugo. Parang limitado po ang galaw. May kapatid po yung mother ko na Iglesia ni Kristong Naakay. Nagdidebate po sila ng tito kung deboto sa Katoliko. May 3 persona itong Katoliko at yung tito ko laging sinasabi, isa ang Diyos. Si Kristo po ay tao, sinasabi niya. Meron po akong mga mag-aaral, katrabaho, Iglesia ni Kristo. Sabi ko, grabe naman tong co-teacher ko. Talagang hindi a-attend ng meeting para lang makasamba. Sabi ko, ganun talaga ka-devoted. Karoon po kasi noon ng Lindol, yun pong 1990 na ang sentro niya sa Baguio. Kasi may mga parang altar-altar sa school namin.
So yun, nagdasal kami doon. Tapos nung naisip ko, bakit nga pala ito yung dinadasalan namin? Nung nalumindol kasi, kung sabi ko, kung Diyos ito, bakit niya, kasi siya mismo natumba eh. bakit ganun? Sabi ko, yun yung start na pagkasuri ko. So one time, sabi niya, baka naman pwede isama kita minsan. Sabi niya, pumahayag kasi kami. So, siyempre, kaibigan natin, paunlak tayo. Sabi ko, hindi ako mag-iglesia kasi alam ko naman eh, katoliko ako eh, bakit ako mag-iglesia? Yeah, pumasok lang po kami. Parang yung unang encounter ko po, parang wala. First encounter ko po sa iglesia, may nag-anyaya lang po sa akin na subuking magsuri at magdalo sa pagsamba. Sabi ko, may pagkakataon na kung loobin ng Diyos, makakapag-attend pa ako. Meron po nag-anyaya sa akin na isang maintenance sa aming lugar at una, inuusig ko rin po siya hanggang binasahan niya ako ng talata na meron niya talaga Iglesia ni Cristo sa Biblia at inanyayahan niya ako na pumunta doon sa Inares para dumalo ng pamamahayag. May kaibigan po na nag-imbita sa akin umaten sa pagsamba. Hindi pa po ako pumayag. Nasabi ko sa sarili ko na hindi pa ako ready. Ayoko muna. Gusto ko muna mag-observe. May naging kaklase ako na iglesia. Naging kaibigan ko. Nabanggit nga nila na hindi sila nagsiselebrate ng Pasko. Doon ako nagkaroon din ng query. Naimbitahan po ako ng amo ko dati sa palengke. Actually, dalawa po kami ng nanay ko. Ang sabi sa akin ng nanay ko noon, huwag kang magpapadoktrina. Tama na yung sumasama ka lang sa mga pamamahayag para mapagbibigyan lang din po yung amo. Nung una, sa pangimpito sa akin, hindi pa po ako kaagad dumalo. Sapagat busy po ako sa trabaho bilang security guard. Imbitahan ulit ako na pagdesisyonan kung dumalo sa pagsamba. May nakilala po akong isang ginang, inalok niya po ako na sumamba. So out of curiosity, yun yung chance ko na tingnan ko nga. Yung isang pinsan ko, yung second cousin ko yun, one time nagkita kami, isama muna kita may bago akong diskubre, sabi sa akin. Sumamba po kami noon eh. Makalipas po yung mga ilang buwan, ayan po, so na-curious na rin po ako, nag-decision na ako on my own. Umatin po ako sa pagsamba. Isang kapatid sa iglesia na kasamahan ko sa trabaho. Tinanong ko siya, nang tinanong kung ano yung nasa iglesia ni Cristo. Laging sinasagot niya lang sa akin, kung gusto mo sa pagsamba namin, ay sumama ka. Sa isang social media platform po, may nag-chat po sa akin. Nagkakilandan po kami. Tapos po, one time po, may na-open po ako sa kanya na gusto ko po mag-madre po. Tapos sabi po niya sa akin, may madre din daw po na pumapasok sa iglesia, nagsusuri po, ganyan. Sabi niya, sabi ko, pagka nag-madre na ako, magsusuri din ako, pupunta din ako dyan. Sabi po niya sa akin, bakit kailangan pag-madre ka na? Pwede naman ngayon, o kaya po bukas nga po, kinabukasan po ay may pagsamba po sila. Ayun po, sinubukan ko pong sumamba. Nalaman ko na may isang kong office mate na INC. Tanong ko lang kung talaga bang sinasamba niyo si Manalo. Sabi niya, kung gusto mo may matutunan ka pa, pumunta ka ng kapilya. O sige, so pumunta ako ng kapilya. Sakto po, may pagsamba. Pumasok po ako. Pagpasok pa lang po, may kaayusan. Napaka-organisado. Yung babae sa lalaki po, hiwalay po. Wala pong nag-uusap, wala pong nagsiselfon, wala pong maingay. Napaka-solemn. Doon na lang po, nagulat na ako. Yun ang hinahanap ko eh. Kasi nung time na ako po ay nagsisimba noon, kita ko po, wala po sa ayos. Magkasama ang babae at lalaki, kanya-kanya po pwesto at nagkakakwentuhan. Isa po sa pumukaw sa akin doon ay yung mga umaawit. Kasi napakaganda nilang pagmasdan at buong-buo yung pag-awit nila na nasa puso. Ganun po yung naramdaman ko nung nakita ko yun. Sa mga pag-awitan pa lang, mararamdaman mo po talaga na kasama mo ang Diyos. Hanggang sa nung mananalangin po, pinikit ko po ang mata ko. Nung sinambit po, Panginoon na aming Diyos, hanggang sa lumaon po, tuloy-tuloy siya nananalangin, bawat titik, bawat salita, nararamdaman ko po na naiiyak ako. Para ba siyang pumapasok sa kaibuturan ng puso ko? Tapos sinabi ko, ito na po ba yun? Ito na po ba yung dapat kong gawin? After po nung pagsamba na yon, kinausap po yung amo ko na
nagdesisyon na po ako magpadoktrina. Nung natapos ang pagsamba, inantay ko yung nag-imbita sa akin. Sabi ko, gusto ko makausap yung nag-texto. Marami akong itatanong sa kanya. Sabi niya sa akin, ay pumunta ka bukas ng alas 6 dito, sasamahan kita para makausap mo. Yun po ang nag-start na pumunta ako noon. Sama ako ng sama, naliwanagan ako. Sinabi ko, gusto ko na po mag-iglesia ni Kristo. Gusto ko po dumalo ng mga pagsamba. After ng pagsamba po na yon, ay nag-desisyon ako na patuloy ako sa pagsusuri at sinama ko na pong aking sambahayan at nagtuloy-tuloy po ito. So yun, pagkatapos po ng pagsamba na yon, ang dami ko lang tanong sa kanya. Magsuri ka para at least malaman mo ikaw mismo. Kasi kung sasagutin kita ngayon, baka magkamali ako, sabi sa akin. Kaya yun, sunod na araw, naman niya po ako doon mismo sa kapilya ng iglesia. Kaya yun, at tuloy-tuloy po yun eh. Talagang bawat pagsamba po, mas lalo mo siyang naiintindihan. Nagtuloy-tuloy po, nagpadoktrina na po ako. Sa mga panahon na umabot ng taon na sumasamba ko, hindi pa ako nagdesisyon na magpadoktrina. Sapagkat yung pagsamba ko ay masasabi kong isang trial din sa sarili ko para masabi kong sigurado at buo yung desisyon ko na magpadoktrina. Siya po mismo ang nagbigay sa akin ng paanyaya, makinig po ng Bible lesson. Laging ang sabi po ng ministro ay, ang isasagot ko po sa iyo ay nakabase po sa Biblia. Bawat verse na binibigay niya sa akin, pinababasa niya pa po sa akin yun. Sa pagtuturo po talagang nakita ko tama yung itinuturo at galing sa Biblia na binabasa nung ministrong nangangasiwa. Sa iglesia po kasi, biblically based yung lahat ng turo eh. Ito yung mga itinuturo po na very direct, kumbaga wala ng paligoy-ligoy, kung ano po yung nais tumbukin nung nasa Biblia, ayan po, na ipapaliwanag po. Ang laging itinuturo ng iglesia ni Kristo ay patungkol sa banal na kasulatan. Pag tinanong mo, ang ipang sasagot ay nasa banal na kasulatan. Lahat po nasa Biblia. Wala po silang itinuturo na sa kanila po nanggaling. Binabasa po nila ito sa Biblia o binabatay. Hindi po sariling opinion, kundi sa salita talaga ng Diyos. Sa pagtuturo, sulit talaga po sa at dalisi ang pangaral sa iglesia ni Kristo nang naayon sa banal na kasulatan. Minilapitan ko po yung ministro. Marami po kasi akong tanong at gusto ko po maliwanagan. Pinayagan naman po niya ako. Po lahat po na sinasabi na salita ng ministro, sinusulat ko po. Kina-countercheck ko pa po yun. Kasi ganun na po ako sobrang in doubt. Kasi sabi ko, baka katulad lang din to ng dati kong kinaaniban. Yung mga sinabi po niya, yun po yung nakita ko sa Biblia. Nung dinodoktrinahan na po ako, doon po napatunayan na hindi pala pagiging KJ ang pagsunod sa kung ano yung nakasulat sa Biblia. Ang naging turning point ko, kaya po ako umanim sa Iglesia ni Kristo, ay yung pong kaligtasan. Dahil nga po yung aking kapayapaan sa buhay, dahil yung time na yun, wala po akong kapayapaan eh. Nung ako po ngayon ay nasa Iglesia ni Kristo, payapang payapa po ang aking isip, puso. Ang turning point ko po talaga, kaya po ako umanim sa Iglesia. Bawat tanong na meron po ako, sa isip ko, sa puso ko, ay nasasagot ng ayon sa Biblia. Eh, gaya nga po ng pananaw ko talaga na nilikha tayo para maglingkod. At yun yung naging turning point ko po na dito na ako kasi dito ko maisasagawa yung paglilingkod na gusto kong mangyari sa buhay ko na tatanggapin ng pinaglilingkuran. Ang turning point ko kaya umanib ako sa Iglesia ni Kristo, naramdaman ko talaga yung pagsama ng Ama at nagabayan ako sa pamamagitan ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Lalo na sa buhay na ito, maraming mga pagsubok. Ang naging turning point ko kaya ako nag-desisyon mag-Iglesia ni Kristo ay dahil po dun sa Gawa 20-28. Sabi ko, ito lang ang reliyon na nasa Biblia. Ang turning point ko po, kaya po nag-iglesia ni Kristo na po ako. Pagkatapos ko po mapakinggan po yung aral, kung bubuksan ko po talaga yung puso't isip ko, totoo po lahat iyon. Na ang dati ko pong reliyon, kahit po maghirap ako, magsakit ako, hindi po tatanggapin ng Diyos. Kaya sabi ko po, ang iglesia ni Kristo, yun po ang totoong paglilingkod sa tunay na Diyos.
Ang turning point ko po kaya po ako nag-Iglesia ni Cristo ay dahil gusto ko pong maligtas, dahil yun po ang nasusulat sa Biblia na Iglesia ni Cristo ang maliligtas pagdating ng paghuhukom. The turning point is dito sa Iglesia na napatunayan ko na baliwala lahat yung mga achievements ko, baliwala lahat yung mga pinaghihirapan ko kung wala naman akong tunay na pagkilala sa tunay na relihiyon. So mas na-feel ko po na yun yung kukumpleto sa buhay ko. At nung time na yun, hindi po ako nagkamali ng desisyon. Yun po yung pinaka the best decision na ginawa ko sa buhay ko. Ang turning point ko po, napatunayan ko na ang tunay na kaligtasan ay doon sa loob na kawan ng Iglesia ni Cristo po, gaya na nakasulat din naman sa Banal na Kasulatan. Ang pinakamabigat na pang-uusig na dinanas ko po ay yung pagsalitaan po ako ng masakit ng mga magulang ko na halos palayasin na po ako sa bahay. Nanay ko, wala naman daw po kasi siyang itinurong mali sa amin. Yung aking stepdad. So, hindi niya po ako pinansin. Kumbaga, nandun yung naramdaman kong bakit ako nag-ibang relihiyon. Pero yung mga magulang ko, sabi nila, eh, dagdag kan mo pa yan eh, dagdag intindihin mo pa yan yung pag-Iglesia. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Mga tiyahin ko, bakit daw ako magsisimba, bakit daw ako sasamba, hindi naman daw po totoo yung relihiyon na Iglesia ni Cristo. At madalas akong pinaglilinis ng ano ng mga ribulto ng mga santo po. Nalaman ng magulang ko at ang mga kapatid ko bakit daw ako nag-iiglesia, pinaalis ako sa bahay ng ate ko. May mga pagkakataon na tinatanong nila ako na saan ka na pupunta? Bakit kailangan mong umaten sa mga ganyan? To, bakit lumipat ka dyan? Siyempre, pinakamalaga ang kaligtasan po eh. Kumbaga, sinabi pa sa kasulatan, what would be the profit of the man if he gain all of this world, if only if he lost his soul? Anin mo, mangkin mo, musilibutan ng karangyaan, mawala ang kaluluwa mo. Kaya nindigan ako na sa loob ng kawan ng Iglesia ni Cristo po. Nanindigan po ako na umanib sa Iglesia ni Cristo dahil alam ko po sa sarili ko na ang Iglesia ni Cristo po ang ililigtas ng Diyos pagdating ng araw. Sabi ko po, subukan po niya. Pakinggan po niya yung napakinggan ko. Ang comment na lang po niya, okay na daw po siya doon. Kung dahil po nakita naman daw po niya, napabuti naman po ako sa Iglesia. Nanindigan po ako sa pagsubok na yan. Hindi po pinayagan yung magulang ko, hindi pinayagan yung mother ko, yung mga kapatid ko. Pero inaakay ko na po sila noong time na yon. Napa-iglesia ko po yung kapatid ko, yung dalawang kapatid at saka yung mother ko. Isa mga kaibigan ko, sabi niya, ba't kinakailangan mo mag-iglesia ni Cristo? Ang sagot ko na lang po, sinimplihan ko na lang. Kasi dito, mas makikita ko yung purpose ko. Hindi na lang po ako kumikibo dahil alam ko naman po sa sarili ko yung tama yung ginagawa ko at alam kong magagabayan ako. Kaya nagtuloy-tuloy pa rin po ako. Nanindigan po ako kasi nasa tama po ang aral ng Iglesia ni Cristo. Pinapaliwanag ko naman din po sa kanila kung ano yung layunin ng pagsamba ko. At yun po, hindi po ako nadadala dun sa mga ganong pag-uusig. Kasi alam ko naman po yung magiging benefit nun sa akin and sooner po sa kanila din. Nabautismohan po ako ng October 1, 1994. September 7, 2019 sa Philippine Arena. December 18, 2021. July 7, 2011. October 6, 1990. Nabautismohan po ako ng 2008 po. December 21 po, 2012. Nabautismohan po ako ng taon 2018 po. May 7, 1996. Sobrang saya ko po dahil una, tama po ang aking naging desisyon dahil nandito po ang kapayapaan ko sa aking buhay, sa aking isip, at lalo na po yung mararating po ang aking kaligtasan. Lagi ko pong pinagpapanata at pinapanalangin na tawagin din po yung sambahayan ko. Hindi po man din ganun kadali, pero sobra-sobra po yung pagpapasalamat ko kasi nabautismuhan po mula sa kapatid ko, sa nanay ko, at yung mga pamangkin ko po. Yung kapatid ko po ay iglesia na din po. Ang pagbabago po sa buhay ko ay mas malapit ako sa Diyos. Sa tuwing magkakaroon ng hardships sa trabaho,
sa buhay. Nananalangin po kasi ako, malaking bagay po sa akin yun. Yun po yung isa sa mga bagay na naidagdag ko sa sarili ko. After po na panalangin, gumagaan po ang lahat. Hindi po tulad ng dati, pag may problema ka, parang lugmok na lugmok ka, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Sa akin po, simula na nag-iglesia ni Kristo ako, ang simula po talaga ay panalangin. And then the rest will follow po. Nung sa loob ng iglesia na ako, marami kong naramdaman yung mga hinihiling ko na sa panalangin na nabigyan ng katugunan. Dati po kasi puro mura po ako Yung ako po ay hindi pa iglesia ni Kristo. Wala po lahat yun ng iglesia ni Kristo po ako. As una po yung pagsamba lagi at yung pong tungkulin ko. Masasabi ko na pag may dumating na problema, hindi mo agad didibdibin. So mas lamang yung manalangin. Kasi lahat naman ay ipoprovide. At the same time po, yung mga dumadating kasi na challenges, hindi naman niya tayo pinapabayaan. As long as tumutugon din tayo dun sa mga dapat na paglilingkod. Dati po, mapagmura po ako. Magagalitin, palaway. Pero nagulat sila nung nag-iglesia ako, iginagalang nila ako. Naging mas maingat po ako sa mga sinasabi ko, sa mga galaw ko. Dati po, talaga pong punong-puno po ako ng kalayawan, nagiinom, nagsasabong. Pero after po nang nag-iglesia ni Kristo ako, nabautismohan, hindi ko na po binalikan yung mga yun. Kasi alam ko po na kailangan magtapat po talaga sa Diyos. Nung panahon po ng pandemya, akala ko namin wala nang mangyayari sa amin. Lagi ko lang pong sinasabi sa asawa ko, manalangin. Dahil po doon sa pagpapanata namin, na-realize po namin ng aking may bahay, ng aking asawa, na mag-isip tayo ng ibang paraan para magnegosyo. Karoon po kaming paraan sa online. Laki pong pasalamat natin na merong nagtuturo sa atin ang ating tagapamahalang pangalatan, ang mga minister at manggagawa. Ang advantage po ng pagiging iglesia ni Kristo ko po, lalo na po nung mahirap ang buhay, nagkaroon po ng pandemic, pero pagka dumadalo po ako ng pagsamba, itinuturo po kung ano po yung dapat nating gawin, kung paano po tayo makapagbigay lugod sa Panginoong Diyos. Napapalakas po ako, nagkakaroon po ako ng panibagong pag-asa. Mahalaga po sa akin na naging iglesia ni Kristo ko nung panahon ng pandemya dahil meron po akong Diyos na tunay na natatawagan na ilayo kami sa anumang puri ng sakit. Tulungan ako sa mga pag-aaral, meron akong napaglalabasan ng luha, meron po akong napagsasabihan ng mga problema na hindi ko kaya sabihin sa iba. Sa panahon ng mga pandemya, yung ibang relihiyon natigil ang mga pagsamba. Sa iglesia ni Kristo, tuloy-tuloy po kahit maraming mga hadlang, pero hindi po tumigil ang pamamahala na mag-guide po tayo, na mabigyan tayo ng inspirasyon na kahit anong pagsubok yung pinagdadaanan natin, hindi po tayo pinabayaan. Wala pa pong pandemic noon, tinuruan na po tayo mag-gulayan sa bakuran. Pagdating ng pandemic, yun po yung isa sa mga katuwang namin na nakatawid po kami ng parang hindi masyadong hirap ba sa pakiramdam. Kasi unang-una po, bumagsak po lahat ng kabuhayan. Totoo lang po, sa amin din, bumagsak din. Yung pong pinag-source of income po namin, nawalan po kami ng mga allowances. Kumbaga, kung isipin po natin, talagang mabigat. Pero kon po, yun pong kahit po pala, yung sa pinakalugmok na bahagi ng buhay mo, doon ipararamdam ng Panginoong Diyos yung pagliligtas niya. Masasabi ko po na isa yun sa pinaka-amazing na nangyari noong pandemic dahil hindi natigil yung mga pagsamba. Nakaka-proud na maging member ng INC kasi tuloy-tuloy pa rin ang mga paglilingkod, ang pagtupad sa mga tungkulin. Dumating ang pandemya. Noong una, nangamba kami dahil sa may limit ang paghahanap buhay namin. Dahil sa ginawa namin pagpapanatal araw-araw, hindi po namin naramdaman yung hirap. Bagkos yung ginhawa, naghahanap kami ng magkaroon ng sariling bahay, ay ipinagkaloob naman ng Diyos. Hanggang sa pandemya namin siya nakuha, pandemya din namin siya natapos hulugan. Sa aking mga kaibigan po, sa aking mga kilala, yung sa aking mga katrabaho. Sa akin pong mga mag-aaral, ayan, mga katrabaho,
mga kaibigan, sa mga dati kong kasama, sa dati kong reliyon, sa Apostolic Church of Christ, sa mga katulad ko po na dating naghahanap po ng tamang daan patungo sa Diyos. Sa aking mga kaibigan, maging dito sa palengke at mga naging kaklasiko nung ako'y high school at college. Sa mga kagaya ko pong mga negosyante, mga online business, sa may mga online platform. Para po sa mga kabataan at kapwa ko estudyante. Sa mga mahal ko po sa buhay. Sa mga kagaya ko pong mga negosyante, inaanyayahan ko po kayong suriin. Alamin niyo po kung ano po ang Iglesia ni Cristo. Dumalo sa mga pamamahayag, sa mga pagsamba. Basahin mga binibigay na pulyeto. Maaari po kayong makinig sa radyo. Meron din po sa INC TV. Pwede rin po kayong magbisita sa mga social media platforms ng INC. Panoorin niyo po yung mga programa na katulad nito. At tayo po mismo, mapatunayan po natin sa sarili po natin kung ano po ang katotohanan. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo.